what's up mga ka-inhinyero? So nagbabalik na naman ang inhinyerang vlog ninyo sa isang panibagong vlog. So for today's vlog, pag-uusapan natin or magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano nga ba maging Dean's Lister. So bago pa ako mag-college or bago pa ako pumasok sa college, gusto ko na talagang makakuha ng honor dati. Kasi nung time na graduate yung mga kapatid ko, kasi ako, bunso ako. So, 5 years yung gap namin ng ate ko, tapos 7 years sa kuya ko. So, by the time na tapos na sila ng college, papasok pa lang ako ng college. So, nung graduation nila, nandun ako and nainggit ako dun sa mga student or na-inspire ako dun sa mga student na tinatawag sa stage and binibigyan sila ng gold medal. So, sabi ko sa sarili ko noon, gusto ko rin na ganun. Gusto ko rin na makuha yung ganong, goal. So, nung bago ako pumasok ng college, yun na yung lagi ko sinasabi sa sarili ko, magiging cum laude ka, ganito dapat nagawin mo, ganyan. So, ayun, eventually, hindi naman ako naging cum laude kasi yung average ko is sobrang bumaba siya habang nagme-major na. So, mas humirap kasi yung college life nung 3rd year to 5th year. So, doon medyo bumaba or nahila yung average ko. But anyways, okay pa rin naman yun sa akin kasi naging Dean's Lister ako from 1st year to 5th year. So, here are the tips guys kung paano nga ba ako naging Dean's Lister. So, first guys, exceed expectations. So, lagi kasi nating sinasabi na parang ang goal lang natin is makakuha ng grade na 75 or yung passing grade. And hindi yun yung mindset ko actually nung first year ako. So, nung high school kasi ako, outstanding student ako. So, nadala ko yung ganung mindset ko nung nag-college ako. So, gusto ko lagi na meron pa rin, hindi ko mindset dati na parang pasang-awa lang. So, nung first year college ako, yun din yung ginawa ko. So, nag-aral pa rin ako ng mabuti kasi takot akong bumagsak dati talaga. So, nag-aral ako ng mabuti, exceed expectations talaga na huwag mong i-ano yung mindset mo na 75 lang yung grade. Kasi kapag ganun lang yung mindset mo, ganun lang din yung effort na i-exert mo, diba? So, aim for higher, diba? So, kung ang aim mo dati is makakuha ng grade na 99, syempre yung effort na i-exert mo is pang ganun na level. Syempre, kung hindi man sapat yung effort mo, at least kung in-aim mo na 99, mas mababa man sa 99, okay pa rin yun, di ba? Fulfilling pa rin yung feeling na yun. So, second tip naman guys is never procrastinate. Ayan, marami sa mga students ang nagpo-procrastinate, di ba? Sobrang hirap nitong labanan ng procrastination natin. Pero, isipin mo yung isang bagay na makakapag-drive sa'yo na gawin yung mga bagay na to. So, isipin mo kung ano yung motivation mo, kung ano yung magpupush sa'yo na mag-aral ng mabuti. So, for me, dati yun yung pang-drive ko ng motivation ko. Every time na tinatamad talaga ako, sabi ko, gusto mong maging Dean's Lister, gusto mong maging cum laude, pero hindi ka nag-aaral, di ba? Hindi naman magic na basta-basta magiging Dean's Lister. Di ba? So, hindi rin naman fulfilling na, kunwari, tatamad-tamad ka nga, tapos bigla kang Dean's Lister pala kasi nga nangungopia ka lang. Hindi naman kasi fulfilling din sa sarili yun. So, mas maganda na pinaghihirapan mo yung mga bagay-bagay tapos makukuha mo yung gusto mong ma-achieve. So, third naman is set your goal. Ayan. Mahalaga yan na iset mo yung goal mo. Ano ba yung gusto mong maabot? Ano ba yung gusto mong makuha? So, yung goal mo is syempre to pass or to become an engineer. So, hindi ka dapat, hindi mo dapat binababaan yung standard mo na pasang awa lang dapat yung goal mo. Dapat yung goal mo naman is mga above that. Kasi kapag college ka pa lang, ganun na yung mindset mo na 75 lang, ganyan, 3, ganyan. Paano kapag nagre-review ka, di ba? Ang aim mo na lang makapasa.
alam mo dati sabi ng review center na pinasukan ko, always dream higher, always aim high. Kahit na imposible siyang mangyari, hindi mo kasi alam kung ano ba yung mga pwedeng mangyari. So, nung nagre-review ako, sabi nung review center na yun, i-aim nyo na ano, magta-top kayo. Hindi man siya posible na lahat kami mag-top. Pero diba, iniisip mo na gusto mong mag-top. So, yung effort mo na i-exert talaga is pang top notcher. So, ganun din yung ngayon na college ka. So, wag mong i-aim na 75 lang ang gusto mong grade. I-aim mo, gusto mo 99 yan. Para, alam mo yun, parang ganun yung effort mo. Diba? So, fourth. Ano bang fourth? Focus. Ayan. Focus. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi ko naman sinasabi na lagi akong focus sa study ko. Kasi meron ding times na nadidistract ako. Pero nung first year college kasi ako, yun yung time ng adjustment. Kasi andito ako, I mean, first time kong malayo sa family ko nun kasi sa Baguio ako nag-aral. And I need to learn how to live by myself. Alam mo yun yung mahirap kasi first time mong malayo, first time mong wala yung nanay mo na nagluluto ng pagkain mo, naghahanda, na okay na lahat pag uwi mo. Yun, first time yun. So, adjustment yan, guys. Pero, focus. Paano ka nga ba makaka-focus pag ganun? Marami kasing distractions. Marami tayong problema na nahaharap. Pwedeng love life yan. Pwedeng, social media na problem. Maraming distractions sa life. Lalo na ngayon, sa generation ngayon, maraming distraction yung social media, gaming, ML, di ba? Hindi mo maiiwasan yung mga ganyang distractions. Pero, nasa sayo yan kasi kung paano mo didisiplinahin yung sarili mo, nalabanan yung mga distraction na yan. Dapat, mas malakas yung determination mo. Mas malakas yung determination mo kesa sa mga distraction na yan. Dapat, parang dati kasi naglalaro din ako pero hindi naman siya computer games na as in yung Mobile Legends, ay yung League of Legends, mga yan, Dota, OD, ganon. Pero nilimit ko lang din yung sarili ko na dapat hindi lang ako naglalaro sa free time ko, dapat nag-aaral din ako, ganon. Or hindi lang dapat ako nagsosocial media kada vacant ko kasi nasa sayo naman yan eh kung paano mo ibabaliwala yung mga distractions na yan. I mean, paano mo lalabanan yung mga distractions na yan. So, mahalaga na lagi ka dapat na focus sa studies mo. Kasi, malay mo, pagpasok mo sa isang klase mo, meron kayong surprise quiz, hindi ka focus, hindi ka nag-aral. So, tendency, baka mabagsak mo yung quiz or even yung subject mo na yon. So, mahalaga talaga na mag-focus. Aminado naman ako dati na marami ring times na hindi talaga ako focus sa studies ko. But then, I learned na parang bumawi ako. Hindi naman perfect yung grades ko, pero bumawi ako nung mga times na hindi talaga ako focus. So, fifth, organize your notes. Ayan guys, nung college tayo, alam ko na mahirap pagsabayin ang pag-note-taking habang nakikinig ka sa instructor mo. So, ako dati ang kinagawa ko is, nakikinig muna ako. Kasi mahirap yung sulat ka lang ng sulat, pero hindi mo pala naiintindihan yung sinasabi ng instructor mo. So, ang ginagawa ko dati is, nakikinig lang ako. Hindi ako nag-notes muna. And then, meron kasi yung times na yung mga instructor is papayagan ka namang picturean yung board. So, pipicturean ko lang din yun. And after I go home, parang after ng class, dun ko siya i-re-rewrite. Kasi habang nire-rewrite mo, naiintindihan mo na alala mo kung ano man yung napakinggan mo sa klase. So, ganun yung style ko dati nung college ako. And mahalaga rin na organize talaga yung notes mo kasi pag first year ka pa lang, yung mga subjects na yun is pwede mo siyang madala sa fifth year mo. Like, differential and integral calculus. Ayan. For ECEs, sobrang halaga ng subjects na yan.
kasi sa major namin. Kasi meron din yung times na kunwari, doon sa antenna transmission, gusto mong kunin yung area ng radiation pattern. O, syempre, integration yun kasi pangkuha ng area. So, mahalaga na maayos yung notes mo para pag may times na nakalimutan mo na yung pag-integrate, eh, pwede mo siyang balikan. Kasi maraming mga students na lang din yung parang okay na sila kung napicturean nila yung notes. Ay, hindi kasi siya effective sa akin, lalo na kapag tinitignan ko lang siya sa phone. Parang short-term memory lang siya. Parang nakita mo lang siya, pero kapag ikaw na yung mismong sasagot dun sa problem pag-exam, parang hindi mo na alam. So, mas maganda talaga na i-rewrite mo yung notes mo, ayusin mo yung notes mo, para may gagamitin kang reference. Actually, rin yan, napakahalaga din yan pag nagre-review ka na for the board exam. Alam ko na maraming review materials talaga, pero maganda rin bumalik sa basics. Sa basic na notes mo. Kasi diba, meron yung mga times na may mga sinabi yung mga instructor mo din sa subject na yun na hindi na sinasabi ng review center. Kasi syempre, ang review center, ang focus nila lang nila is yung pang board exam. Yung mga deeper na mga deeper na meaning, parang hindi na nila nasasabi yun. So, mahalaga din na ma-organize mo yung notes mo para meron kang reference in the future. So, ano na ba? Parang... Ayun, pang six. Practice. Ayan. Tayong mga engineers, hindi tayo basta-basta nagiging magaling sa math. And meron din talaga mga student na kumukuha ng engineering kahit na hindi sila magaling sa math. Sabi ko nga dun sa ibang video ko, sinilink ko dito, na ang math ay skill. Analytical skill yan. So, meron mga tao talaga na inborn na magaling sa math. Meron talagang hindi. So, kung isa ka dun sa mga taong hindi talaga magaling sa math, nahahasa mo naman yan eh. Pwede ka naman mag-practice na maraming math problems. So, for me kasi, hindi ko naman sinasabing magaling ako sa math. But then, yun yung isang subject na talagang nag-excel ako nung high school ako. So, pero hindi siya sufficient. Hindi siya sapat na magaling ka lang sa math pag nag-college ka. Kasi mahirap talaga ang math sa college. So, kailangan mo mag-practice ng maraming math problems. Kapag nagpa-practice ka kasi ng maraming math problems, doon mas nahahasa yung critical thinking mo, yung imagination mo. Syempre sa engineering, marami ka talagang imagine na word problems, lalo na kapag application. So, ayan, yun. So, mga nagtatanong din sa akin kung paano nga ba gumaling sa math, yun lang, practice talaga. And, ayun. So, mahalaga sa atin na mag-practice ka ng maraming problems kasi nga engineering ka, marami kang isosolve na math problems, marami kang i-analyze. Ayan, hindi talaga titigil na kapag kunwari, tapos mo ang calculus, tapos mo na ang integral, defect. Hindi doon natatapos eh. Kapag nag-major ka, mas malala ang pag-analyze mo ng problems. So, ayun. So, practice, guys. Ano pa ba? Number 7 is learn with your friends or learn to ask for help. Ayan. Kasi tayo, minsan, kapag nahihirapan ka, nahihiya kang humingi ng tulong sa iba, sa mga kaklase mo. So, for me kasi dati, guys, kapag gets ko yung subject, sa akin nagpapaturo yung mga kaibigan ko. So, in that process kasi, natututo ka din kapag tinuturuan mo sila kasi mas namamaster mo siya kasi tinuturo mo siya eh. And at the same time, kapag meron silang questions sa'yo, ayun, natututo ka rin, di ba? So, maganda rin na mag-ask ka for help dati dun sa mga kaklase ko. Meron kasi yung mga majors namin as in sobrang hirap. Hindi ko talaga siya maintindihan kung bakit gano'n yung nangyayari. So,
friends ko yung mga cum laude, magna cum laude, ganun. And hindi sila madadamot, guys. Hindi sila, parang hindi lang competition yung nasa isip nila. So, tinuturuan nila kami. So, hindi ako nahihiya dati na magtanong kung paano nga ba na-solve yun. Kasi, ano naman eh, parang, may times din na hindi din naman nila mag-get. So, lahat naman tayo is, kailangan lang din matuto. So, learn to ask for help. Yun. Yun lang din yung masasabi ko, learn to ask for help. Kasi maganda rin na, may times din kasi na mas na-explain ng kaibigan mo kasi sa instructor mo, di ba? And mas nakakahiya kapag sa instructor ka rin nagtatanong minsan kasi parang feeling niya parang, ano ba to, hindi mo naintindihan, ganun. And nakakahiya. And hindi ka comfortable din na kausap mo yung instructor mo. So, it is better na kapag sa friends mo, doon, magtanong pa kung hindi mo naiintindihan. And last but not least, number 8, pray. Ayan, hindi dapat yan mawawala. So, naalala ko before, kasi parang ang ginagawa namin ng nanay ko, before ako mag-exam ng prelims, midterms, and finals, lagi niya akong pinupunta dun sa Pink Sisters sa Baguio. And meron ka kasing susulatan dun na parang ano yung mga prayers mo. And lagi kong sinusulat dun na parang maging Dean's Lister. Ayan. Wala lang, natutuwa lang ako kasi parang lagi ko siyang sinusulat dun every term talaga. And ayun, sobrang helpful niya na ilagay doon. Kasi it is what you want, di ba? You always aim for that and then nangyari siya. So, kapag na-receive mo naman yun, huwag mo rin kakalimutang magpasalamat sa kanya. And yun, prayer is really powerful sa lahat ng gagawin natin. And yun, naging Dean's Lister lang ako for first year, second year, third year nawala siya kasi yun yung time ng major. So, sobrang, ewan ko, sobrang down ko nun kasi ang yun na yung mga times na umulan ng 9 of 7 na grade sa, ano ko, sa TOR ko. So, bumalik lang. Parang time na nakapag-adjust na ako. Nakapag-Dean's Lister na ulit ako ng 4th year and 5th year. So, ayun. Because of that, ayun, proud naman ako kahit hindi ako nag-review. So, ayun. Sana nakatulong tong video na to and sana mas na-inspire kayo na mag-aral ng mabuti. Kasi, ayun, just sa inyo naman talaga yan kung ano yung magiging palaran mo. Wow! Ayun, so, study hard talaga. Study hard and study smart. Wag lang kayong aasa sa pangungupya-ngupya. Lalo na ngayon na online class. Alam ko parang nakaka-tempt talaga na magtanong na lang sa classmate mo kung ano yung sagot. But then, sarili mo lang din naman ang niloloko mo pag ganyan. So, ayun. That's it for today's vlog, guys. I hope na marami kayong natutunan. And please comment down below kung ano pa yung gusto nyong video content. So, good luck sa online classes ninyo, guys. And good luck sa exams. So, bye, guys!